Kamusta na kayo? Salamat sa panonood ng bago natin vlog. What? Itong vlog natin mga katropa ay request ng isa natin katropa. Gumawa daw ako ng index and match tutorial. So, ito na yun mga katropa. Ito na yung request mo. So, yun mga katropa. Bago tayo magsimula dito sa ating Excel tutorial na to, wait man ako ng like button. Subscribe button and notification bell para updated kayo sa mga videos ko. At wag niyo kalimutang i-share itong mga tropa para hindi lang ikaw. Marami pa tayong matutunan na ibang tao. Marami yung matutunan ng ibang tao. Diba mga tropa? So share, like, and share mga tropa. Okay, so intro muna tayo bago tayo tumulon sa Excel tutorial. Excel tutorial natin mga tropa. Let's go! Tropa, yung pag-uusapan natin ngayon mga tropa ay una, kung ang index match, index and match ba ay katulad ng VLOOKUP. Pangalawa, papaliwanag natin kung ano yung index. Ano ang pangatlo ay ano ang match. At mga tropa, mag-hansa na tayo sa Excel natin. So ayun mga tropa, yung comparison ng VLOOKUP and index and match ay sa susunod na nating tutorial gagawin. Okay mga tropa? So, yung una nating pag-uusapan. Ang index and match ba ay VLOOKUP or kapareho ng VLOOKUP? Ang index and match ay hindi VLOOKUP or hindi siya katulad ng VLOOKUP. Okay? Kasi may mga si VLOOKUP kailangan nasa isang portion lang siya or kailangan yung lookup value mo ay nasa beginning ng column mo. Si index and match wala siyang ganong parang rule. So pwede siya kahit sa kahit anong beginning pwede si index and match. Okay? Kung i-alternate yung si index and match kay VLOOKUP pa pwede. Pero kung si VLOOKUP tapos igagawin siyang index and match, may mga formula or may mga instance na hindi gumagana yon kasi nga may ibang paraan si VLOOKUP. Vertical lang kasi si VLOOKUP, di ba? So ang gulo ko, mamaya may mas maintindihan nyo siya mga tropa pag nandun na tayo sa laptop ko. Okay, so ano ang index and match? Or ano muna ang index? Okay mga katropa. So, talo na tayo sa laptop ko para mas mapaliwanag ko sa inyo. Kasi ang hirap ng nag-i-imagine ka lang. Okay? So, ayun na nga mga katropa. Dito na tayo sa laptop ko. So, nag-invento lang ako nyan. So, kung nababasa nyo, magigets nyo na ako ano yan. So, invento lang yan lahat. Okay? So, yung pinawanag ko kanina, yung VLOOKUP and index and match ba? Pero mas maganda kasi talaga si index and match kaysa kay VLOOKUP. Pero kasi mas madaling matutunan si VLOOKUP kaysa kay index and match. Kasi nga medyo komplikado lang ng konti lang naman si index and match kaysa kay VLOOKUP. Okay? So ayun lang mga tropa. Simulan natin siya para mas maintindihan nyo yung ibig ko sabihin. So gumawa na ako dito. Kung nakikita nyo dito, may down arrow siya. So, kung di pa kayo marunong gumawa ng drop-down list, nasa description, nasa link sa taas or nasa description below, yung vlog natin yan, meron na akong vlog niyan, panoorin nyo na lang yan. Para matutunan nyo gumawa ng drop-down arrow. Okay? So, kunyari mga katropa, ang hahanapin natin ay si yung ito, so ipapanag ko muna ito yung game type, ito yung app name, revenue and profit. Okay, so ito yung mga kailangan nating hanapin ng sagot. Okay, so sa app name, kunyari, ang kailangan natin hanapin ay si call, kunyari. Okay, so ayan. So ang kailangan natin hanapin ay type. So sa type, magagamitin natin ngayon ha. Ay index. Kunyari, hahanap tayo ng index. So, index yung gagamitin natin. So,
type natin si index. Ayan. So, pwedeng i-type, pwedeng i-double click. So, pag-click nyo, lalabas to. Ito yung syntax niya. So, si index, array, row number. Tapos, kapag may nakita kayong bracket, diba? Sinabi ko na to sa mga previous Excel tutorial natin na optional lang siya. Okay? So, column number. Okay? Ano yung array? So, yung array sa index, okay? Yung array sa index, yun yung kung nasaan yung sagot. Yun yung array. So, yung array niya, hinahanap natin ay game type. So, yung array niya ay ito. So, i-rearrange nyo lang siya. Basta yung array ng index ay kung nasaan yung sagot. Kung nasaan column yung sagot. Okay? So, comma, then row number. So, ibig sabihin yung row number, mga tropa. Itong simula dito sa A6, yan yung 1, 2, 3, 4, 5, and 6. So, pang ilan ba sa mga row na to yung hahanapin natin na sagot? So, hinahanap natin ay si call. So, bilangin natin 1, 2, 3, 4. So, 4. Kunyari. Okay. So, number 4. Tapos, pwede na natin siyang i-close. Kasi nga, optional lang naman siya. Then, enter. So, nakita nyo, ang sagot ay action. Kasi, pang number 4, 1, 2, 3, 4, 4, pang number 4 ang action. Okay? Andan nyo yung mga tropa, ha? So, yan yung index. So, kunyari mga tropa, maglagay tayo dito ng column. Kahit optional siya. Sa comma. So, kunyari, maglagay tayo ng 1 dyan. So, in-enter natin. Action pa rin siya. Ibig sabihin, recognize ni Excel na nasa first column lang yung sagot. Kung nasaan yung sagot, sa first column lang siya. Ibig sabihin, nasa fourth row, first column. Yan yung na-analyze na Excel. Ngayon mga katropa, gawin natin number 2. Then enter. Nakikita nyo nag-reference. Kasi ibig sabihin mga katropa, yung ito yung sagot, di ba? Yung array, nasa A6 to A11 yung sagot, tapos hahanapin niya sa fourth row, ayan, tapos sa second column. Pero, yung sagot na sinabi natin sa kanya ay nasa first column lang yung sagot na sinabi natin kay Excel. Hindi nasa second column. Okay? Kaya nagre-reference siya. So, iwan lang natin siya lang. Okay? So, yan yung index mga katropa. Ngayon mga katropa, dito natin ilagay yung match. So, ano naman yung match? So, para makita natin yung syntax ng match, type natin yan, double click. Ayan. So, ang match ay para VLOOKUP. So, yung VLOOKUP, di ba, may lookup value. Tapos, ang lookup value, ibig sabihin, ano yung hahanapin niya. So, ang hahanapin niya ay ito. Then, comma, lookup array. So, lagi nyo tatandaan pag match yung ginagawa nyo or match yung formula nyo. Ang lookup array, dapat isang column lang siya. Hindi siya pwedeng dalawang column, tatlong column. Basta isa lang siya. Okay? Isa lang ang lookup array niya lang lagi. Yung lookup array niya ay kung nasaan yung hinahanap natin. Kunyari, ito, di ba? Si call. Kung nasaan yung lookup value nyo, yun yung lookup array nyo. So, yung lookup array nyo ay ito. Kasi, nandito yung lookup value nyo. Ayan, si call. Ah, dito si call. Okay? So, ayan siya. Then, true or false. Ayan. So, ayan mga katropa. Pang number 4. Nakita nyo siya dito mga katropa, di ba? Ito siya. Yan yung 4 ng index. So, mga katropa, kung gusto nyong samahin si index and match, yung itong number 4 na to, yan yung magiging i-automate ng match. Kaya nag-i-index and match yung formula. Okay? So, ngayon mga tropa, pagsamahin natin ngayon si index and match.
I-automate natin yung hindi na tayo magbibilang kung ano yung kung 1, 2, 3, 4 mga tropa. Pagko-combine natin si index and match para hindi na tayo magbibilang. I-automate number natin itong number 4 na to. Okay? So, paano natin gagawin yon? So, index. Tapos, yung array niya, kung nasaan yung sagot, diba? Game type to. So, ito yung array. Then, comma. So, row number, papalitan natin yan ng match, diba? So, tatype natin dito yung match. Then, open parenthesis para naman sa formula ng match. So, yung lookup value niya, ito. Okay? Then, lookup array. Kung nasaan yung lookup value, ito siya. Then, exact match yung gagamitin natin. Then, close natin. Ko-close natin para sa match. Then, another close parenthesis para naman sa index. Okay? Tapos, enter. Same pa rin nung sagot kanina na action. Pero this time, mga tropa, hindi na tayo nagbilang 1, 2, 3, 4, 5, ganyan. In-automate natin yung formula na ginawa natin. Okay? So, ulitin natin yung index and match natin, mga tropa, para mas magets nyo. So, index. Okay? So, ngayon mga tropa, revenue yung hinahanap natin na index, di ba? So, index, yung array natin ay nandito. Okay? Then, comma. Then, match. Ang hinahanap natin sa match ay si call pa rin. Then, comma. Si call ay nandito. Kung nasaan si lookup value natin, ito. And then, exact match, 0. Close yung match formula. Then, close natin yung index formula and enter. So, si revenue ni call ay ito. Tingnan natin kung tama. So, ayan mga tropa. Okay? So, nag-gets nyo na kung paano gagawin yung index and match. Ngayon mga tropa, paano ngayon kung pwedeng pagpalit-palitin to. Kunyari, gusto ko revenue naman. So, nag-create na ako ng drop-down dyan. So, profit. Diba, hindi siya nagpalit. Hindi nagbago yung formula natin. Kasi, hindi naman ni-recognize ni index and match yung profit. Sa revenue pa rin yung nasa formula. So, paano natin gagawin yung mga tropa? So, double-click natin to. Ito yung formula natin, mga tropa, diba? So, sa index, ang hinahanap niya si revenue. Okay? Pero ngayon mga tropa, ang hahanapin natin, ang gagawin natin sa formula natin, ay dapat dalawa yung array niya. Para either magpalit-palit siya ng category or kung ano yung gusto niyang hanapin, magpalit-palit siya ng gusto niyang hanapin, marirecognize pa rin ang formula natin. So ngayon mga tropa, i-adjust natin to dito para kasama na si profit. So ayan. Then, si match, same pa rin siya kasi si call pa rin naman ang hinahanap niya. Then, andito pa rin siya. Then, exact match pa rin hinahanap natin. Ngayon, mga tropa, magdadagdag tayo ng match function ulit. Para naman, dito, kay profit. So, ano yung match natin? So, anong lookup value natin? Ito naman. Para, pagka pinagpalitan naman to, marirecognize pa rin niya. Then, ang lookup array niya ay ito. Then, exact match. Close and close. Enter. Okay? So, ngayon mga katropa, si call ay ito. Ngayon, mga katropa, palitan natin. Kunyari, gawin natin ito. Ay, sorry. Yan. Okay? So, naka-profit siya. So, ito siya. Pero kung papalitan ko nito, magpapalit pa rin siya. Okay mga tropa. So sana na-gets nyo. Kung di nyo na-gets, balikan nyo yung video para mag-gets nyo mga tropa. Okay? So, yung comparison ni VLOOKUP, yung comparison ni VLOOKUP and index and match, sa next video natin yung gagawin mga tropa. Abangan nyo yun. Doon ko ipapaliwanag. Or mas doon natin
i-explain yung VLOOKUP versus index, okay? Basta ngayon, index and match muna yung ginawa natin. So, sana may natutunan kayo. Pakita ko ng like button, mga tropa, kung may natutunan man kayo. Share nyo yung vlog natin para hindi lang ikaw natuto, madami pang may matuto sa ating video. Then, subscribe button, notification bell, para updated ka sa mga latest vlogs ko. So, see you in my next vlog. Always stay positive. Always enjoy life because life is short. Bye!